God. Ngayon na. Ayun ito na. Kinuha niya na yung color niya. Isang oh provision sa new civil code. Article 739. The following donations shall be void. Saktong-sakto. Broken-hearted tayo that time. Pinakinggan ko yung song. Parang, oh my God. Siya talaga yung pumatak sa isip. Kasi alam ko, may rason din siya. Ang assuming ko kasi support na yun, pero every time na napapakinggan ko yung for the first time in this week, naaalala ko. Good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to Hugot, Law School Buddy Podcast on Spotify. With Frank, with Paulo, and Claire. Hello. Hi, how was your day? Hi, Bashi. Okay lang. Ito, nagpagupit ako kasi grad pick bukas. Alright! Wow. Oh, congratulations! Congrats! Yes, face-to-face sa July 27. It's nice. Congratulations. Nice. Kailan ulit? Paulo. July 27. So baka alam ko naman, baka mang surprise kayo. Nandun kayo mga a week before. Oh my God, andito na naman tayo sa mga na-expectations versus reality. True. Pag July kasi yan, Paulo. Baka may puntahan ako ng July. Okay lang. Sige. Priorities. Oh, yeah. Oh. Midterm week ko rin kasi ngayon. Eh, kamusta naman? Tapos na ba? Mm. Oh. Ilang subjects lang naman ako ngayon, di ba? Kaya most of the time, talagang higa lang sa kama. Paano higa? Ganun, no? Higa sa kama. Ganun. Bakit? Saan pa ba pwedeng mahiga kung hindi sa kama? Oo, kung hindi sa kama. Ganun. Natapos ko na rin yung isang exam kahapon sa torts and damages. So I have few more. Kamusta, Beshi? FK, di ba? Yeah, face-to-face. Okay naman. Mahilig ka rin sa F2F. Face-to-face, yeah. Okay. Ikaw ba? Naman, anong ako? F2F. Face-to-face? Yeah. Mas gusto ko siya actually. Mas masarap yung F2F na. Yeah, because I'll be able to hug my classmates ganon, and make chika to them. Social distancing? Bawal mag-hug? Ay, COVID. Hindi, wala na. Kasi naka-booster na kaming lahat. Wala nung COVID. Ayos na. Wait lang, meron akong ipaparinig sa inyo. Go. From Joaquin on TikTok. I'm a go-go-go-go. Yung pangalan niya. More than five fingers down, isahang dakilang clown, sabi. Ito yung una. Okay. If you put more than five fingers down, isahang dakilang clown. Put a finger down if nagpa-grab or food panda ka na kahit walang label. Ikaw, sagutin nyo. Clear, ikaw. Ako hindi. Wala pa. Never ko pang ginawa. Never pang nagpa-food panda. Never pa nga ba? never. Wala akong maalala. Oh, hindi. Okay. Or nagpa-deliver kahit ibang platform. Never pa. Never pa. Ginagawa ko lang kasi sa best friend ko eh. Hindi sa other best friend ko lang. Walang label. Okay. Wala. Oo, wala sa akin. Zero. Same Tawad din. Si Paulo. Same din, wala pa. Hindi ko gawain yung ganun. Ikaw, Beshi? Ang hina nyo naman. Wala. Ikaw, Frank? Ikaw. Kasi ako double points eh. Good hand. Also grab. Tsaka so, hindi lang naman iisa ata. Ay? Can I do it to my friends? Yeah. Kayo din, di ba? Pinadalan ko kayo. Oo. Oo naman. Yung nadala ko pa yun, yung game po na napakarami. Yeah. Ang isang pamilya na yun, pero naubos ko lahat. Hindi mo kasi alam gano'ng kadami yung order. So, sined na lang. Okay. Okay. Medyo mapanakit itong number one. Okay, number two. Wait lang. Dapat may consequence kung sino yung pinakang marami. Anong magiging consequence? Mamaya natin pag-usapan. Ah, sige. Okay, number two. Okay. The finger down kung gumawa or ginawan ka ng Spotify playlist. Gumawa or ginawan ka ng Spotify playlist? Paulo? Parang napaka-effort naman kapag may ganun. Wala. Ako din wala. Bakit may panja-judge? Sagutin mo lang kung yes or no. May judge yung mga. Walang explanation. Ako wala din. So may mga songs sa Spotify na kapag naalala ko yung certain na tao, naka-like siya sa akin. Sample. Actually, I have this song na may nag-message sa akin noon sa Curious Cat, pero hindi siya nagpakilala for the first time ng this week. Kapag naririnig ko yun, I have this certain person sa mind ko. Broken-hearted tayo that time, Char. Pinakinggan ko yung song, parang, oh my God, siya talaga yung pumatak sa isip ko. Kasi alam ko,
may rason din siya para mag-message doon, and yung song na yun, yung sasabihin niya. Ayokong, ang assuming ko kasi support na yun, pero every time na napapakinggan ko yun, naaalala ko. Sample muna nung kanta. Malungkot na. For the first time. Ganun. Basta pakinggan mo na lang pa. Andaya. Ganun. So, zero point. Kay Pao, zero kay Claire. Ako, at plus one, so 2 points na. 2 points ka na. Playlist. Ah, talaga ba? So, ginawan mo ba kami ng playlist ni Paolo? Eh, hindi tayo kasali doon. Wala tayo sa jurisdiction. LS, yung ginagawa nating music wala, bed sa... Wala tayo sa jurisdiction ni Frank. Okay, let's move on to number three. Lang, wait lang, going back muna. So, ginawan mo nga ng playlist. Ginawan niya? Yeah. Ako nasasagot. Pinangalan ko pa sa kanya. Na-appreciate naman niya. Yeah, tapos hindi mo may album art yung playlist. Siyempre, photo niya yung nandun. Aww, effort talaga. Pero kung makinig siya ngayon, anong message mo sa kanya? Alam to ni Claire, eh, nagustuhan ko dahil because of this song din na kinanta niya. So, bilang music lover ako. Pero dinilit ko na yung playlist. Ah, talaga? So, I can say na wala na talaga kasi dinilit mo niya. Nag-move forward na si... Yeah, pero memorize ko yung mga songs. Of course, I know, right? Ganun naman talaga tayo. Ano ka ba? Number 3. Put the finger down kung bumili ka ng regalo over 3K para sa kanya. Over 3,000. Okay, hindi. Never. Oo, ako oo. Eh, ano to, Paolo? Ang tagal sumagot. Basta... yung effort. Eh, ay, hindi pwedeng basta. Si Beshi na sinabi niya, inirasonan niya. Wala siya sa LSS. Oh, and so? De, I mean, at more than 3K yun. And then yung effort last year. Tapos parang, okay, ghosting na. Ang point kasi doon. At least you gave gifts during Christmas season. In short, kawang gawa. Alam mo naman na mabait tayo, so kawang gawa. Ang ibig sabihin ni charity is love. Charity, yes? Caritas et amor. Charity and love. ikaw naman, Frank? Yes. Nakita nyo, kinuha ko yung phone ko kasi nag-compute pa ako para masabi kung anong exact amount. It was a ticket to Jason Mraz concert. Oh! Oh my God! Opening siya ng Gardens by the Bay sa Singapore. So, happy naman ako dun sa concert. Anong year yan? Wala pang LSS nun. Na kung may mga makikinig, baka i-google nila kung kailan nag-open yung Gardens by the Bay. Worth if naman. Yeah, kasi nag-enjoy ako. Favorite singer ko siya. Ang galing niya talagang kumanta. Ganun din sa live. Saka mas magaling pa. So, worth it naman siya. I mean, yung pinagbigyan mo nung ticket. Naging sa kanya ka. Kasi I'm yours, di ba? okay, ito na yung number 4. So, in short, hindi. Put a finger down if nagpuyat kayo, pero di Genova. Claire, ikaw to. Nagpuyat, pero hindi Genova. Wait lang. Oo, bakit ba? Ilang tao to involved? Sobrang dami. Mabibilang ba sa daliri? Oo naman. Pero I have this person din na sobrang nagpuyat nga kami. Ah, hindi naging kami, parang ganun. Kinala ko ba to? Hindi. Pero nakwento ko na sa'yo to for sure. About right. Si Paolo. Oo naman. Kasama naman yun. Kilala ko rin to. Hindi. Oo, kasama yun. It is part so, of the... So, what happened? Ano lang, puyat lang talaga. Hindi na nag-prosper. Okay. Ikaw, Beshi. Siyempre. Siyempre, oo. Feeling ko, hindi lang ako natutulog eh. Hindi natin. Paolo, Wait lang. Sabi nga, wag muna magsalita nang tapos. Oo naman. Mm-hmm. Okay. Malay natin. Tsaka wag nating i-close yung door sa mga bagay-bagay hanggat wala pang nangyayari. Sabi nga, love is an open door. One of my love languages is time. Yung mga puyatan, ganun. Okay sa'yo. Yeah, okay lang. Kahit hindi naman puyat na puyat, kahit naman anytime of the day. Okay, meron pa dito. Number 5.
Okay. Put a finger down if nag-I love you kayo kahit walang label. Paulo. It's a no. Ano? Yung totoo. Never? No, kasi ano yan eh. Yung words kasi na yun, important. Pero when it comes to friends, yan, magsasabi ako pag mga kaibigan ko. Family, ganoon. Of course, pero, ang context dito, hindi naman for friends. Hindi naman, eh. Oo. Totoo yan. Pero yun, kapag mga friends, ayun. Okay, so no kay Paulo. Si Claire. Hindi eh. Nag-I love you ako sa mga friends ko, yes. Pero yung tipong may mali siya, wala akong maalala. Doon tayo sa may mali siya, palagi. Wala akong maalala. Kasi kagaya din ni Paulo, masyadong ano sa akin, yung word na I love you. Nakapagsabihan kita ng I love you, I really mean it. Eh, di kayo na strong. Kasi ako plus one na naman, my God, 5 points na ako. Yeah. Pero hindi ba yun, ano, Beshi, na like sweet? Pero no. Hindi eh, kasi may mali siya talaga to eh. I don't say to everyone naman, why suppress your feelings kung yun naman yung nararamdaman mo. The honesty okay. Should come from yourself. So Frank, honesty is the best policy. Okay. Number 6. Put a finger down kung pumayag ka kahit sa Telegram or IG lang kayo magka-chat. Wait, may question ako dito. Saan ba dapat magka-chat? Messenger. Alam niyo ba sa ibang provinces pala, ang Telegram daw ay para sa mga kapit. Yan, may notion din na ganyan talaga. Nung sabi ko nung sa akin, sabi ko, Telegram, eh, ginagamit namin yun sa law school. Tsaka sa ano, sa, yun, katulad kasi di ba nawawala yung messages? May ano doon? May yeah, pwede mo, it will be on both ends. Yung, pati rin si IG na meron siyang unsent, pero walang trace. Unlike si Facebook kasi na, when you unsend a message, may nakaganan na, message has been unsent, something like that. Ayun na nga. Comment down below po sa mga... Ayun na nga. Kasi kaya tinatanong mo, Beshi, di ba nga, bakit saan ba dapat? Sa Messenger, ang notion nila doon is kapag sa Messenger, seryoso talaga yung tao sa'yo. Okay. Ganun ba yun? Parang yun daw yun. I'm not sure about that ha. So kapag mali ako, you can just... Hindi, siguro sa'yo. Even may mga friends ako na kapag may tinatago sila sa Instagram nila, sila nakikipag-chat, or di kaya sa Twitter... hindi sa Face, sa Messenger, hindi. Ang lala tuloy ng trust issues ko pagdating sa Messenger. Ako, hinihiwalay ko lang yung chat. Let's say, I use Facebook most of the time for my family, my friends, my classmates. Kasi minsan nakamute si Facebook Messenger. And then I'll get notified kapag let's say si WhatsApp yung nag-message, nag-alert si Viber or Telegram and Instagram. Yun lang yung purpose ko, kaya nakahiwalay siya. Di ba parang mas cute pag sa isang platform, kayo lang yung nag-uusap doon. Walang noise. Walang chat from other people. Kapag Apple, iMessage. 1 point ulit! Yes. Oh, wait lang, recap. Si Claire, 2 points. Ako, 2 points. Paano naging 2 points pa? 1 point ko pa lang. As in, Messenger lang naman kami nag-uusap. So si Paulo, 2 points pa rin. Oo, kasi ganun din naman sa akin. Hindi naman IG or ano. Peter. Grabe kayo ha. Oh, strong six kami. Points. Kasi nakakatamad. 6 points na ako. Messenger lang. Okay. Number 7. Put a finger down if pinanood mo siya mag-stream sa Discord. Sa Discord kasi pwede nang naglalaro sa so naka-stream. And then you watch the other person playing and meron din siyang face. Covered ba dyan yung ano? Yung naglalaro siya sa basketball ng TV. Ganon. Or covered ba dyan yung naka-open lang yung video habang nag-video call kayo tapos ka, tulog ka or nag-aaral ka, ganun. Kaya naka-open lang. Di, ang sabi Discord lang eh, di ba? Statutory construction. Verbalehis. Pag Discord lang, oh my God. Hindi naman nag-stream, pero minsan may pinapanood ako sa Discord habang nag-aaral. Oh. So, to be honest with myself, I'll consider a yes answer for this. Put a finger down if hinintay mo siya matapos ang game niya para lang makapag-usap kayo. Siguro ako na muna. Wala akong ganyan. So, clear. Oo, plus 5 ako. So, my God. Kaya huwag antay ng ilang oras. Makauwi lang siya right after ng game. Kasi syempre, diba, matatapos yung game mga 11. Kasi second game, mostly matatapos 9 p.m. Tapos
minsan lalabas pa with teammates, ganyan. So, makakauwi ng bahay before 12 or 12. So, kailangan mo mag-antay, kailangan mo maging patient, gano'n. So, yeah, plus one ako dyan. Instead na mag-antay, ba't di ka na lang sumama kung lalabas pa sila after ng game? Basta nasa Tugri, ako nasa Manila siya. Ah, okay. Medyo ano nga, hirap niya. Pero naniniwala ka ba na ang distance, it affects your love and affection? Oo, naniniwala ako. Kasi parang, di ba, minahal ko na yung tao na super malayo kami. And mag-grow kasi yung love. Nagiging sweet kami sa isa't isa pag magkasama kami. Mas super ramdam mo yung love. Ganun. Yun. So, okay lang sa'yo long distance? Nag-work siya sa akin actually. Okay lang sa akin. Sa klingi mo yan? Long distance kami, pero dapat may communication kami everyday. Si Paulo? Oh, yes, kasi communication lang din naman yan yung pinaka-importante. Mm. Regardless kung long distance yan or hindi. Tsaka yeah. yung trust mo dun sa tao. Ikaw, Beshi? Sa una lang, pero pag tumagal gusto ko hindi na long distance. Bakit? Di ba? Paano yung ibang needs mo to be physically close? Wait, anong needs yan? Babalik naman tayo sa episode 2. Hindi kaya weekend, you wanna go somewhere else, wala kang kasama. You can travel naman, ganun. I mean, ganun naman ginagawa before, like mag-weekend. Oh my God, may dumating. Speaking of Mac Torres. Hi, Mac. Hi, Mac. Iba rin yung magic pag magkasama kayo physically, doing things. I agree naman. Yeah. pero di ba syempre kahit sabihin mong hindi naman kayo madalas magkita and then kapag nag-set kayo ng days or weeks magkasama, so parang di ba Friday night lumabas talaga ako tapos uwi ako ng Sunday ganun. Mag-hi ka muna sa kanila, Mac. Mag-hi ka muna. Hi everyone, hello. Oh di ba, hi everyone, hello. May pakaway di ba? As if nakikita kanila. Oh, although okay naman si LDR. I think I can express myself more kapag kasama ko siya. I've been in that situation na kasama ko. Delikado kasi sa akin pag lagi kong kasama yung love ko. Eh, yung mahal ko. Parang yung boyfriend ko. Dahil? Hindi. Delikado siya in a sense. Dahil? Parang mabilis kasi ako magsawa. Okay. Sa mga naging jowa ako kasi, alos LDR, lahat. Mga naging jowa, ang dami ha. Wow, ang haba ng listahan ha. Dami ha. There was a time in my life na matatapos ng work, mag-antayin pa kayo kahit magkaiba kayo ng workplace kasi sabay na yung mag-dinner. And then weekends, you have plans. Parang Thursday pa lang, nagbubuka na ng ticket for your Friday night or Saturday night. So, yung mga ganung quality moments, yung na-miss ko. Especially pag mga brunches, like weekend brunch, yun. Maganda pag may kasama. Pero ayun nga kasi, diba, depende ka rin kasi talaga yung sa tao. Yeah. So, hindi naman kasi sa lahat nag-a-apply talaga yung LDR. So, 2 points na si Claire, si Paulo 2 points pa rin, at ako 7. Grabe. Next clip. Put a finger down if na-trauma ka na sa J. Oh my God! Ano yung struggle na yun? Sa J? Na-trauma ka na sa J. Di ba mayroong mga sinasabi na pag yung letter J yung mga name sila, yung mga ganito yung ugali, ganito. Based on experience. Oh my God, lahat sila J. Pero hindi ko masasabi palang trauma, so hindi siya additional point sa akin. Kasi hindi pa din naman noon. I mean, yung sa isa, painful ako, tapos itong isa, super okay naman kami. So si Paolo hindi rin, so zero tayo lahat dito. Okay, okay, number 10. And last, put the finger down if ginawa mo na yung homework or quiz or paper niya. Aray. I'm sure meron to. Meron. Sure yan. Sure ako dyan. Kahit nung past thesis. Really? Oh my God. O, oh, tapos mga cases before. Ay. Gumawa ka ng homework niya, pero iba yung homework niya. Wala ganun talaga. Imagine love conquers all. Okay, plus 1 si Paulo. 4 na siya. Ay, 3. Uy, 3? 3. Ikaw, Beshi? College kasi so daming modules. Joke lang. I tried it na. Yeah, I won't deny it. Kainis. Pero pag may time lang ako, syempre, pag di mo naman kaya, you won't say yes. Pero
kung forte mo yung topic, mga essay na 100 words or 200 words, kaya-kaya mo yan ng 5 minutes lang. Ako naman, marami naman akong tinutulungan pero walang mali siya. Doon tayo sa may mali siya eh. So, baka kasi may makikinig tapos sabihin nila, ala si ate, eh, ano, ikaw nga gumawa ng ganito, gan-ganon. Pero ginawa ko yun out of like ate's love lang talaga. Meron so, announcing the winner. So, third place, Claire with 2 points. Of course. So strong. Paulo, second place with 3 points. Of course. And of course, ang lost school buddy mo, 8 points. Chinese. Wait, so yung consequence. What's the consequence? Consequence. Wala, huwag na sa consequence. Pagdating sa love, kapag nasa kasalukuyan kang sitwasyon, hindi mo talaga hindi mo ma-realize na parang, oh my God, I am doing these things na pala. Parang ganun. And then, pag matapos na ganyan, doon mo lang maaano yung sarili mo na, shucks, may kakayahan pala akong gawin to. Ganun. If it makes you happy, ako talaga, no regrets. Kahit wala kang pala. If that is your nature naman to be helpful and kung happy ka, okay lang sa akin. Yes. We know how to draw the line naman kung ginagamit ka na or hindi. Yeah. Minsan okay lang na ginagamit. There are Tumisin things mo lang ako, ganun. Oo, there are things na inaalaw natin, may exception. Wait lang, may naisip na ako. Ano? Mamili ka ng isang provision sa new civil code na magde-describe doon sa last na hindi natuloy. Oh my God! Ngayon na. Ayun ito na. Na yung code. Kinuha niya na yung code niya. Isang provision sa new civil code. Article 739, the following the nations shall be void. Saktong-sakto. Mga binigay. Void.